Okay, so again, good evening. Okay, so let's continue our remaining topics. Okay, so last time we already discussed the analysis of variance. So we all discussed the introduction with regarding the ANOVA, or stands for the analysis of variance. So kaya siya naging ANOVA. So that is analysis of variance, sabi natin. So last week, we defined one-way ANOVA. So pag wala ni ANOVA, we have only one factor or one category na ginagamit. Okay? So sabi natin, saan ba ginagamit ang ANOVA? So bakit ba natin kailangan i-test yung data natin na gathered natin for the ano, for data gathering, di ba? Paano ba nakatulong yung ANOVA na to sa pag-define kung magkakaroon ba ng ano, magkakaroon ba ng relationship yung bawat category ginagamit natin? May pagkakaiba ba yung bawat category na kuha natin? May effect ba yung resulta ng first category sa second category and vice versa? Or, diba, yung factor A ba naka-apekto kay factor B? Diba? So, doon ginagamit yung analysis of variance para malaman natin, ano yung significance? Kung bakit ito kinuha itong data na ito? Diba? Paano ba makatulong? Diba? Nabubuo natin pag gumamit tayo ng ano eh, na ano ba, what is the significance? Diba? Nakatulong ba siya? O yung data ba na nag-gathered natin is magagamit ko para sa iba? Yo, kaya isang sample for the data mining is yung ano ba? Diba? Kasi lagi naman ang step natin for data ano eh, for data analysis, for data mining is nagsisimula tayo sa gathering. Diba? So para magamit natin kung tama ba yung nag-gather natin data, isa sa paraan is yung ano ba? Okay? So last week we defined one-way ANOVA. So ngayon kukontinue natin, we have the two-way ANOVA. Two-way ANOVA with and without replication. So before we proceed sa pagko-compute ng one-way ANOVA, two-way ANOVA with and without replication. So let's have a short description regarding the two-way ANOVA. Okay? So analysis of variance. Two-way analysis of variance is using, okay po, no worries. Okay, so two-way analysis of variance is using, so two-way analysis of variance, using the two-way ANOVA technique to determine is there a significant difference in the main effect or interaction. So sabi nga natin, is ano ba? May kinalaman ba or may pagkakaiba ba or may effect ba yung data na gathered natin sa category A o sa factor A? Is may kinalaman din ba in case kung bakit ito yung nakuha natin sa result na to? Diba? So that is two-way ANOVA. Diba? So dalawa yun. Sa factor ANOVA makikita natin doon yung interactions. Diba? May ano ba? Pag tumaas ba yung score na isa, affected by isa. Pag bumaba ba yung score na isa, affected by isa. That is ano, interaction. May tinitimbang. Pasabi natin, last time, di ba, kapag magaling ka ba sa math, automatic ba magaling ka na sa English? Or magaling ka na sa science? Or kung babagsak ka ba sa math, bagsak ka na rin ba sa science? Bagsak ka na rin ba sa English? Ayan. O kaya, nagpa-survey tayo. Diba, nag-gather tayo ng data. Sa data ginathered natin, man, nag-gather tayo ng data sa residential, ganyan. Diba? Kumuha tayo ng data sa residential. Kumuha tayo ng data sa commercial. Yeah, ganyan. Tapos, kumuha tayo ng data sa mga expert, ganyan. Diba, nagpa-survey tayo sa effectivity ng isang device. Ganyan, halawa tayo IT, di ba? Matalas kaya. Tapos ano tayo, gumagawa tayo ng project. Is either project natin, software o hardware. Nagpapatest tayo, di ba? Bawa yung software na ginawa natin, ipapatest natin yan sa residential, commercial, o sa mga expert. Tapos, pare-pareho na category lang naman yan. Pare-pareho ng number. Bawa, kung 1 to 10 questions sa residential, 1 to 10 din sa commercial, and 1 to 10 din sa expert. Di ba? Check natin dyan. Ano ba? Kapag mataas ba yung residential mo, automatic ba mataas din makukuha ng result natin sa commercial? Or pagpalpak ba sa expert, palpak na sa lahat? Doon natin iti-check. Kaya nakisabi nyo dito, di ba? Using the two-way ANOVA technique to determine
if there is a significant difference in the main effects or interaction. So anuhin natin yan. So two-way analysis of variance. In a study that involves a two-way analysis of variance, the researcher is able to test the effects of two independent variables or factor to one dependent variables. Diba? So check natin, sabi nga natin, ano ba? May kinalaman ba? May epekto ba? Okay. In addition, the interaction effects of two variables can be tested. Sabi natin interaction. Kapag tumaas ba yung isa, mataas na rin isa. Kung mababa ba yung factor ng isa, mababa na yung isa. So that is interaction. The groups for a two-way ANOVA are sometimes called a treatment group. So group ba? Sabi natin group A, group B, group C. So kahit ilang groupings yun. So sabi natin kanina, di ba? Meron tayong residential, may commercial, we have experts. So that is the treatment group. Two-way ANOVA has a several line hypotheses. There is one for each independent variable and one for the interaction. So meron tayong testing, hypothesis testing. Parang sa one-way ANOVA, di ba? Sa one-way ANOVA, ano lang, antitest lang natin. Is either may related ba sila or hindi. Yun lang. Yun lang naman yung tinetest natin for ano eh. For one-way, di ba? Kung may effect ba or wala. Dito medyo madami. Kasi nga two-way factor na tayo. Okay? So assumption for two-way ANOVA. The population from which the sample were obtained must be normally or approximately normally distributed. So, halimbawa, meron tayong tatlong category. So, yung tatlong category natin kanina, di ba? Meron tayong residential. Di ba? Isa sa mga factor natin yung residential. Meron tayong commercial. And we have the expert. Yeah, mga, so, normally, ang papa-research kayo, yan, research sa mga subject topic natin. Mga software and hardware application na ginagawa natin. So, sabi daw, kukunin natin yung mga target, di ba? So, what is the target market? So pag sabi natin target, ilan ba yung population ng tatargetin natin? Diba? Ilang percent ba yung kukunin natin? Diba? So halimbawa, kung meron tayo 100 na populations, dapat yung 100 na population is equally distributed dito sa tatlo. So dapat 100 yan. So ilan? So 100 divide 3. So dapat 100 divide 3. So ganun kadami yung respondents sila. So ganun ang kailangan natin for assumption. So dapat same number of rows. Kung 10 rows sa first category, 10 rows din sa second category. Kasi hindi natin siya masusolve kung hindi sila pare-parehas ng rows. So mamaya makikita nyo rin yun dito sa ating Excel explanation. The sample must be independent. Yan, independent variable. The variance of the population from which the sample were selected must be equal. So sabi nga natin, kung 5, 5, 5. Kung 10, 10, 10. So dapat, parang katulad din sa number 1, they must be equally distributed. The group must be in equal size. So parang yan. So ganito yung layout natin. Diba? Mayroon tayong factor A. Ano yung mga factor A natin? Halimbawa, group 1, group 2, group 3, group 4. So yung factor B natin, ano ba? Sila ba yung, ano yung kategory meron sila? So may makikita nyo yung mga factor B. Diba? So observation is cell. So ito yung mga observation natin. Yan, yung mga data natin. Yan. So interaction. The capsule study is an example of a situation where there is an interaction between the two factors being studied in terms of their effect on the numeric response. So yung sabi nga natin, di ba? May kinalaman ba? May pagbabago ba? Di ba? An interaction occurs when the effect of one factor depends on the level of one factor. Here the effect of capsule depends, yeah. Diba? Habawa, ito yung isang analysisation natin, yung testing sa paggamit ng gamot. Ito, meron tayong testing sa gumamit ng gastric capsule. Isa naman, yung testing sa paggamit ng duodenal capsule. So, check yan. Kung ano pinagkaiba, kung tumaas ba yung isang factor, dami ba yung isa? Pababa ba yung isang factor, dami ba yung isa? That is interaction. Type C capsule dissolve faster than type B in duodenal juice. When opposite is true, then just gastric juice is used to be dissolved the capsule. So, yung bawat factor ba, may kinalaman sa isa. Yeah. You need to make it short, the interaction. So, example, a company sell 3 items, swimming pool, spa, and sauna.
The owner decides to see whether the ages of the sales representative and the type of the item affect monthly sale. At the 0.5, unless the data showed in a two-way ANOVA, sales are given in hundreds of dollars for a randomly selected month. And 5 sales were people selected for each group. So ano ba ito? Ito ba, paano, ano ba itong mga significant level na ito? Yung mga significant level, yung sabi natin, kung ilan percent sa tingin nyo makukuha natin na accurate yung value. Diba? Sabihin, 95%, there are 5% chances na magkaroon ka ng possible error. 5% lang, pero that is minimal. That's a normal, di ba? Kasi hindi tayo pwede kung gumamit ng 99% na significance level na meron kang 99% na or 1% lang na possible na magkaroon ka ng error. So normally, ano, walang masyadong gumagamit ng 0.01% or 0.1% for analyzation. Why? Kasi pag in terms per data gathering naman kasi, wala namang perfect data. Okay, so there are no perfect data or there's no perfect project or issues na ginagamit. There are chances na may possible error. Pero kaya nga sabi, to make it safe, ang possible error na pwede ka is 5%. 1% error, malabo yan. 10% naman masyadong mataas. So para to be safe daw in regarding for data mining, so dapat at least 5% error ang pwede mo lang maintain. Diba? Ito yung lagi makikita nyo for data mining or sa mga research yan, sa mga topics, ang nakikita nyo lagi is 0.05. Yeah. Kasi that is the safe side or the 95% chances na tama yung data mo. So, sa paggamit natin, hatiin daw siya sa dalawang factor, di ba sabi? So, ang unang factor natin is under the row heading. So, ito yun. So, ang age over 30, tsaka age 30 or under. So, column naman, ito yung second factor natin. Yeah. So, ang second factor natin yung mga pool, spa, and saunas. Yeah. Then, ito yung mga steps. So, kailangan lang na natin, there are 5 different steps to compare the two-way ANOVA. First, syempre, kailangan natin hypothesis testing. So, kailangan daw natin ng hypothesis. For example, difference in means with respect to the row headings. Dalawa yan, there is no and there is a. May pinagkaiba ba or wala. So, pangalawa, difference mean with respect to column headings. Meron ba? There is tsaka there is no. Diba? Yung pangatlo, meron tayong interaction between the row headings and the column heading. So, ganun din. There are possible na mayroong interaction o wala. Sa paggamit ng ANOVA for the testing, technically meron tayong 6 na hypothesis. Hypothesis per column. Bawa ito, hypothesis. Bawa, kung mas matanda ka ba, mas mataas ang sale mo, or kung mas bata ka, mas magaling ka ba sa sale. Yun yung una. Di ba? Pangalawa, anong testing mo per column naman? Per column, ano ba? Mabenta ba? Ano mas mabenta? Mas mabenta ba yung ano, paggamit ng spa or paggamit ng sauna. Yan. Bawa, pangatlo, interaction. Kapag 30 years under ka, anong mas prepare na ibenta mo? Sauna ba? Siyempre, pag matanda na, di ba? Ano na, marami na malamig-lamig sa katawan, di ba? So, mas prepare na, o sige, sauna na lang benta natin. Yun yung matatawag natin na interaction. Okay. Yan. So, ito yung ano, hypothesis testing natin. Diba? So, yun lang. Unang daw, state the hypothesis. So, lagi state na hypothesis daw. Hypothesis muna ng age ng salesperson. Ayan. So, kailangan daw natin ng dalawa. Ayan. There is no different means of monthly sales with the respect of two age group. Tapos, there is a. Ayan. Tapos, kailangan mo daw din ng hypothesis na column. Ayan. There is no different in means of monthly sale in the respect to the time of product. Ayan. Tapos, there is. Ayan. Tapos, yan. Yung hypothesis ng dalawa. May kinalaman ba? Diba? There is no interaction between the age group and the product sales. O, diba? So, yun yung mga kailangan lang natin. So, tatlong testing. Isa sa column, isa sa row, tsaka yung interaction. So kailangan daw, pag magta-type tayo ng data, so, ganito daw format natin. Row headings and column headings. So, ito mga steps na lang to. Okay. So, yun lang for ating
two-way ANOVA. So sa two-way ANOVA, meron tayong tatlo. So we have the rows, the columns, and the interaction. So yun yung kailangan natin. So ginagamit ang two-way ANOVA para malaman natin yung interaction lamang. Kung meron bang kinalaman yung factor A sa factor B. Yun. Kung mataas ba yung isa, mataas ba yung isa. Okay? So yun ang kailangan natin. Okay? So para mas maintindihan, so let's have the following sample. Okay. Sabi muna dito, what is two-way ANOVA test? A two-way ANOVA is a statistical test that is used to find the effect of multiple levels of two independent variables on response variable and interaction effect, if any, between the two. Sabi nga natin, kung may kinalaman ba yung factor A dito sa factor B. Diba? So yun ibig sabihin ng one-way ANOVA, two-way ANOVA. Okay, so may kinalaman ba? May pagbabago ba magaganap? Sabi dito, when to use, kailan ba daw dapat gumamit ng two-way ANOVA test? One can use a two-way ANOVA test to check the effect of two factors on dependent variable if there is an interaction effect between the two. For example, a farmer can test the effect on fertilizer and watering frequency on the crop yield they get to harvest. The fertilizer and the watering frequency are the independent factor with multiple categories level. Diba? So halimbawa, katulad din na magtitest ka ng gamot, halimbawa magtitest ka ng drugs or medicine. Diba? May testing ka ng drug 1, drug 2, drug 3. Testing ka ng bagong gamot. Sa bagong gamot mo, itetest mo siya sa male. Itetest mo din siya sa female. Diba? So ano ba effect ng gamot sa lalaki? Ano ba effect ng gamot sa babae? Diba? May kinalaman ba ang gender in regards sa pag-inom ng gamot? So, yun. Ganun paggamit ng mga two-way ANOVA. So, meron kang dalawang factor na sinusundan. So, how to do two-way ANOVA test? Diba? The two-way ANOVA test and compares the difference between the mean variable and uses the information to check the variance. It also measures the degree of interaction between the variable and its effect on the response. In two-factor ANOVA, without replication, there's only one sample item for each combination, a factor A and also a factor B levels. We consider two-factor ANOVA with replication when there is more than one sample element for each combination of factor A and factor B. Okay, so dito, sa paggamit natin ng ANOVA, isa lang gagamitin natin. So doon lang po tayo pupunta sa data analysis. Tapos dito po natin makikita yung mga factor na kailangan natin. Meron dyan, yun, ginamit natin last time single. So yung gagamitin natin, we have the two factor with replication and two factor without replication. So iba dito nagamit na natin, diba? We have the nagamit na natin correlation, nagamit na natin itong yan, itong histogram, movie. So, halos lahat ng data analysis na nagamit na natin. Okay? So, today, we're gonna use dalawa, which is two-factor with replication and two-factor without replication. So, dito, dahil automatic na to, so, ang gagawin na lang natin dito is kailangan yung mag-provide ng conclusion on each table. Meaning, check lang ba natin, may kinalaman ba si factor A doon kay factor B? So, check lang natin. So by using different kinds of hypothesis. Yun ang gagawin natin ha. Bawa, dahil kasi autocomplete na diba ang paggamit ng ano na Excel, autocomplete na yung kailangan natin. So dito, ang gagawin nyo, kailangan nyo lang mag-provide ng hypothesis. So kailangan lang po natin mag-provide ng ganito. Yan. Kailangan lang natin mag-provide ng ganito. Kailangan lang natin i-summarize yung result. Yan, check niyo lang kung may kinalaman ba or wala. Ilalagay niyo lang naman is kung ano, kung accept or reject lang naman ang kailangan niyo i-determine. Okay, so tuturuan naman sa inyo later on. So dahil sabi nga natin automatic, ang gagawin niyo lang is to summarize the result. Kasi automatic, wala na kayong kukumpit eh. 'Di ba wala na kayong kukumpit din daw pag pinilit, pag ano natin nandoon na lahat. So ang required lang is kailangan lang natin yung results. So kailangan niyo ma-determine yung result kung reject or hindi. At kailangan nyo i-determine kung bakit siya na-reject or hindi. Yun lang naman.
Okay? Sige. So, para maintindihan, yung sinasabi ko, meron tayong apat na sample for ANOVA with replication and two four sample for without replication. Okay? So, meron tayo dito. So, meron tayong magtitest na tayo ng bagong drugs. Ayan. So, meron tayong row factor, which is yung patient natin. So, ang patient natin, we have male and female. Ayan. Tapos, in each row factor, meron tayong column factor. So, yung column factor natin, yeah, we have drugs 1, drug 2, drug 3. Tapos, ito yung mga results. So, ito yung mga result ng mga drugs na tinest natin. Okay? Yan, sa drug 1, ang nakuha natin sa male ay 8, 4, and 0. Okay? Then sa female, ang nakuha natin 14, 10, 6. So ito sabihin natin, ito yung naging effect ng drugs sa kabawat gender. So sa drug 2, sa male natin, we have 10, 8, and 6. Yan. Tapos 4, 2, 0, so on and so forth. Then sabi dito, i-check lang natin kung there is a significant relationship or may interaction ba yung factor natin na male and female dito sa drugs, di ba? Sino ba yung mas madaming saan ba yung mas malakas yung effects dun sa gamot, sa lalaki or sa babae? Okay. Sabi dito, two-way ANOVA analysis, also known as two-factor ANOVA, can help you determine if two or more sample have the same mean or variables. Note, your data must be normal to use ANOVA. So sabi natin, kung magdi-data tayo, hindi pwedeng ganitong factor. Hindi pwedeng ganito. Bawa, male, female, bawa, male, female uli. So hindi dapat hindi daw ganito. Tapos nabawa ito, drug 1. Ang sabi natin, hindi pwede ganito yung data natin. Ha? Bawa ito, drug 1. Dapat hindi daw pwede ganyan, ha? Dapat daw kapag magti-table tayo, should be ganito yung itsura, ha? Dapat ganito lagi. Bawal din table natin last time, mga nauna natin table. Okay? So dapat meron kang row factors and meron kang column factors. Then i-ano lang natin yung hypothesis. So sabi dito, perform the calculation and interprets the result for you. Result indicate. So i-ano nyo lang naman, reject the null hypothesis or cannot reject the null hypothesis or accept the null hypothesis or means are different or means are the same or not the same. So ganun lang gagawin natin, ha. Then paano natin ititest yung result natin? So sa result natin, ito ititest natin. So sabi natin dito kanina, sa two-way ANOVA, sabi dito, meron tayong 3 sets of hypotheses. Hypothesis para sa row, hypothesis para sa column, then hypothesis para sa interaction. So ito yan. So paano natin malalaman yung hypothesis natin kung accept or reject? So ito po yon. So nakikita nyo sa screen, dito nyo malalaman kung ma-accept or re-reject natin. So ito. Ito yung sa sample natin. So sa sample natin, cannot reject the null hypothesis if yung sa table natin ay greater than 0.05. So kapag columns din, greater than 0.05, hindi siya pwede i-reject. Pag sa interaction, ayan, sa interaction natin, kapag mas maliit yung nasolve natin kanina sa 0.05, reject null hypothesis. So ganun lang gagawin nyo, accept or reject. Tapos, lalagyan nyo lang natin ng results. So, parang ganito yan. So, paano natin gagawin yung two-way ANOVA? So, madali lang naman po yun. So, punta lang po tayo dito sa data. Ayan, data. Tapos, analysis. Ayan. Tapos, hanapin po muna itong two-way factor with replication. Ayan. Tapos, open. Ayan. Then, input range po natin yan. Input range. Ayan. So, i-highlight lang po natin lahat yan kasama yung header. Ayan. Highlight lang po lahat kasama nung header. Ayan. Tapos, rows per sample
ilan po, bibilangin lang po natin ilan yung sample kada row. So meron tayong 1, 2, 3. We have 8, 4, and 0. This is 3. So this is 3. Yan. Then anong level natin? So ang standard error percent natin is 0.05. So ito yung 0.05 sa testing natin. Yan. Then output range. Piliin lang yung output range. Yan. Piliin lang. Then kahit ayun lang dyan, tapos enter natin. Then automatically, makukuha na natin yung sagot for two-way ANOVA. So makukuha natin yung summary. Ayan, may summary tayo ng drug 1, drug 2, drug 3. May summary tayo ng male, ganun din. Tapos meron tayong total, ayan. Tapos ito yung ANOVA natin, ayan, no? Yung katulad natin, sample, na-compute na natin. So ngayon sabi natin, paano natin gagawin yung value? So paano natin isa-solve yung value? I-check natin ngayon. So ito yung i-check natin. So sa sample, ito yung sample, di ba? We have sample, column, and interaction. Sample, column, at interaction. So ito po yung testing natin. Ito po yung default testing natin. So titest natin itong sample, P is greater than 0.05 reject. Titest daw natin. Kapag ang column ay ganun din, yan. So it cannot reject. Cannot reject. So meaning, ano yan? Kung yung ano nating hypothesis, there is no. Di ba? So dito daw kapag testing, P, ano naman daw, is less than 0.05, ayan, reject hypothesis, ayan, reject. So ganyan ang gagawin nyo. I-test lang natin kung accept or reject. So check natin. Ano ba yung p-value natin? Ito yung p-value. Dito tayo magbabase kapag with replication. Kapag with replication, dito tayo magbabase. Ha, ito. Itong kukunin natin. Yan. Dito tayo magsusold. So dyan natin yung iti-test. So test natin yung sample. Anong p natin? P ng sample ay 0.17. Diba? P sample. Then, greater than do dito, 0.05. So, 0.05. So, ito test natin. Is 0.17 greater than 0.05? So, check natin. So, 0.17 is bigger than the significant level of 0.05. So, mas malaki, di ba? So, mas malaki yung p-value natin. So, mas malaki itong p-value natin. Sabi daw, yan. Kapag mas malaki daw yung p-value dun sa significant levels natin, cannot reject. So, sa sample natin, ang p-value mo ay 0.17. So, 0.17 is greater than 0.05. So, we cannot reject the null hypothesis and conclude that factor A, so ito yung factor A natin, yung male, so ito yung factor natin, male and female, had statistically significant effect. So may epekto daw yung factor B na to. Yeah. So factor A tapos factor B. So ganun lang. Nalagay lang natin yan. So pag ganyan, so cannot reject. Diba? Cannot reject hypothesis. The null hypothesis. Diba? So sa next columns. So columns naman natin. So sa columns natin, column natin ay 0.10 is greater than 0.05. So ito yung hypothesis natin, di ba? Oh, yan. Kapag ang columns daw, yung na-compute natin P is greater than 0.5, cannot reject hypothesis. So nakuha natin, is 0.10 greater than 0.05? So 0.10 is bigger than the significant level natin ng 0.05. So that, we cannot. Yan, ganyan lang. We cannot reject the null hypothesis. Then lastly, interaction. Yan, interaction. So for interaction, sabi daw, 0.25 is 0.005
is less than 0.5. Less than ba siya? So kapag less than, reject. Diba? Ibig sabihin, we reject the null hypothesis that the AB interaction, ibig sabihin, the interaction ng gender dun sa drug is statistically significant to each other. Ibig sabihin, may kinalaman. So sa interaction. Bawa, yeah, may kinalaman daw yung gender sa pag-take ng gamot. Yan. So ganun lang po yung testing natin. So i-determine nyo lang yung sample, yung column, saka interaction natin. I-determine nyo lang. So paano po uli yun? Punta lang po tayo sa data analysis, tapos two-way factor with replication. Yan. I-highlight lang po lahat kasama po yung header. Yan. Tapos bibilangin yung rows per sample. Bibilangin mo lang po kung ilang sample kada each. Tapos yung significant level natin, which is the 4.5. Tapos okay lang natin. Tapos ito na po yung makukuha natin. Tapos ay ititest nyo lang po yung dito sa pinakababa. Ititest lang po natin itong tatlo. Ito pong tatlo ititest natin. Ititest po natin dito sa default settings na to. Yan, dyan lang po natin ititest. Diba? After natin itest, dito lang po yung conclusion nyo. Ito lang po gagawin natin. Ayan. So, for factor A, so factor A natin is gender, the p-value is 0.17. So, ito yun. 0.17. Is bigger than the significant level 0.05. Ayan. 0.05. So, we cannot reject the null hypothesis and conclude that the gender had a statistically effect on the independent variable or the statistically effect on the medicine or on the drugs. Okay? For factor B naman, so factor B, columns naman yun. Columns, ito. So, for gender, the p-value, ito p-value is 0.10, is bigger than the significant level of 0.05. Ayun. So, we cannot reject the null hypothesis. The drugs had a statistical significant effect on the gender. Ayun, sa column. Then, for interaction, ganun lang din. For AB interaction or for the gender drugs interaction, the p-value so na p-value natin is 0.005 is less than the significant level of 0.5. So we reject the null hypothesis that the gender drug interaction had significantly effect on the variable. So ganyan lang yung gagawin natin. Kasi wala tayong i-compute, di ba? So ang gagawin nyo lang is ito. Ito yung kailangan nyo lang i-provide. Itong part na to. Based dito sa ating default. Ito, default na to. Default na hypothesis na yan for testing. Okay. So para maintindihan, sige, try natin sample number 2. Sample number 2. So sabi dito, suppose we have to explore how a detergent in a particular water temperature affect the dirt removal of a laundry. We also want to check if the combined effect of detergent and water temperature can affect the dirt removal. Here we have two types of detergent, detergent X and detergent Y. Parang si Tide tsaka si ano, si Surf, sabihin natin. We also use the three types of water temperature. The level of each are cold, warm, and hot. Here are the detergent and water temperature are independent variable. While the amount of dirt is independent. So meaning, ito mga factor na to, ayan, ito yung ating independent variable. Tapos yung mga nakuha natin, that is the dependent variable. Okay? So parang dito. So ito yung independent, yung patient, independent yung drugs. Then, dependent yung laman. So, yung mga laman natin, so ito yung mga dependent. Okay? So, ito yung mga yellow. Ito yung naka-yellow. So, ito yung ating independent variable. Tapos, ito yung naka-green. Ito yung ating dependent variable. So dapat ganito daw po yung format natin. Then tapos, paano kunin? So sabi, data, yun lang, data analysis. Ayan. Tapos, piliin lang po two factor. Tapos, okay. Tapos, input range, i-highlight lang po lahat kasama yung header. Ayan. Lahat ng data po natin kasama yung header, highlight.
Tapos bilangin niyo lang po rows per sample kung ilan. So 4, 5, 5, 6, 5. So lalagay natin 5. So lahat sila tigil 5. Diba yun yung sabi dun sa instruction kanina? There are what? Kailangan daw po ano, they must be on the same size. The group must be equal in sample size. So dapat lahat sila pare-parehas na 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Then ang alpha natin o significant level for testing is 0.05. So default lang po yun. Then output range, ayan. Pili na lang po sa UD display. Tapos enter. Tapos okay. Ayan. May blanco pala doon, so isalo na natin yan dito. Ayan. Tapos okay. Ayan. So meron tayong summary ng detergent X, summary ng detergent Y, tapos merong cold, warm, hot, and total. So ganoon lang. Then, ito yung kailangan natin sa pinakababa. Tapos ititest lang natin yung tatlo. Itetest lang natin. So ititest natin yung tatlo base dito sa ating hypothesis. So ititest lang natin. So ang kailangan lang natin is yung p-value. So ito yung kailangan natin. Yan, ito, ito. Yan. So ito yung kailangan natin isolve. Yan ang kailangan natin. Dito natin i-compare. So una, so sample. Anong value ng p-value ng sample is 0.12? Is 0.12 greater than saan? 0.05? Kung greater than, edi cannot reject tayo. Kasi mas malaki. Tama naman, nakuha natin na mas malaki yung p-value natin doon sa level. Next, edi columns ulit. Ano columns natin? Anong p-value natin? 1.33 in negative 0.7. Is greater than 0.05. So mas malaki pa rin yung 1.33. So that is, cannot reject. Then, last thing to test natin, interaction. Ano ba yung interaction na kuha natin? That is 0.006 is less than 0.05. So tama, mas malaki yung p-value o mas maliit yung p-value ng interaction dun sa 0.05 natin. So kagawin mo lang reject. So pag nakuha natin na ganito, gagawin nyo lang ganito yung sagot nyo, final answer nyo, gagawin nyo lang ganito. Ito lang. So the factor A, so ano factor A natin? Yung detergent. The factor A, the p-value na 0.12, ito 0.12, is bigger than the significant level na 0.5. So we cannot reject the null hypothesis and conclude that the detergent had a statistically significant effect on the value na nakuha natin. So ganito lang, titest nyo yung result, ito yung result natin, tapos ito na yung summary ng result. Yan. Ito lang kailangan natin. Dalawa lang yung kailangan ko pag sa output. Ito, tsaka ito. Diba? For factor B, so ano yung factor B natin is yung temperature. The p-value is bigger than the significant levels na 0.05. So, we cannot reject the null hypothesis. The factor B has statistically significant. Tapos ganun din sa 3. For AB interaction, the p-value na 0.006 is smaller than significant value. So, yeah. So, kailangan ko dalawa. Ito, tapos itong result. Wala. Diba? So, nasusundan naman po ba ako? Nakukuha naman po ba yun? So, nakukuha naman po, nasusundan naman po yung dalawang sample natin. O, sige. Sa letter C. Sa C naman. So, ganun lang. So, sa letter C, investigate. A research team has investigated whether mosquito bite parts on the body more often than the other, whether there are teeth difference depending on the climate. Room cold, humid, the five people, so five people were studied for each combination.
within the number of bats recorded in the table shown below. So titestan natin, depende daw sa weather, check daw kung itong lamok na to, so kapag cold season ba, saan siya madalas kumakagat? Sa leeg ba, sa kamay o sa paa? So yan, so ito yung climate natin. So we have cold, yan. Tapos ganoon pa rin yung testing natin. So anong kailangan? We have data analysis with replication. Select lang yung. So pag ito, select lang natin itong climate tapos itong location niya. Tapos ilang level? 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Ilang signet alpha natin? Tapos output natin. Ayan, pili na ng output. Tapos okay. Ay, nabura pala, sorry. Mali pa rin output rate siya na gamit ko. So, natabunan yung ano natin. So, delete lang natin. So, i-open na lang natin. Nabura kasi yung input natin. So, yan. So, kailangan natin is data analysis. Yan. Yan, piliin lang yung two-factor with replication. Okay. Tapos, i-highlight lang yung table natin. Yan. Tapos, ilang cruise per sample. So, lima yan. Alpha natin, naka-default sa 0.5. Output range, pili lang kayo kung kahit saan yung output natin. Yan. Tapos, okay. Yan. So, meron na tayong summary. Nakuha na natin yung summary. Yan. Tapos, ititest na lang uli natin yung value. So, yung titest natin ito sa baba. Yan. So, tatapat lang natin dito. So, ito unang testing natin. Yan. So, kung pili natin ito, yung tatlong to. Yan. Tapos, ang kailangan compare itong p-value. So compare lang natin. So we have sample, columns, and interaction. So p-value daw. So p-value natin, 0.000172 is greater than 0.05. So ano nangyari? So false, di ba? So ano nangyari? Pag ganyan, ang kalalabasan mo ay reject null hypothesis. Kasi nakuha natin ay lower. Lower. Tapos sa columns naman, ganun lang din, columns. So columns ay 0.42. 42536 is greater than 0.05. So mas malaki. Kasi 0.4 ito, 0.05. So mangyayari dito ay cannot reject. Ganun lang. Tapos interaction ay 0.009 is less than 0.05. So tama. Nakuha natin. So that is reject. So after na nakuha natin niya, so yan mo lang yung sagot. Diba? I-wordings mo lang yung output natin. Yan o. So factor A, the value is 0.001 is smaller than the significant level. So who reject the null hypothesis? So nakuha natin, reject. O yun. Reject the null hypothesis. So we conclude that factor A, so yung factor A natin, itong climate, yan, climate, has a statistically significant effect on the independent variable. So ito yun, independent variable, yung value natin.
Tapos for factor B, so ito yung factor B natin, body location, ayan factor B. The p-value is 0.22. It's bigger than the significant level. So we cannot reject the null hypothesis. So that the body location had a statistically significant impact on the dependent variable. So ito yung mga value. Then for interaction, nakuha natin, ayun, 0.09. For AB interaction, the p-value is smaller than the significant value, so the level is 0.05. We reject the null hypothesis. Okay, ganun lang. Last for letter D. So ganun lang ang gagawin natin. So researcher conducts a pull factor experiment to test the effect of factor A and factor B on the continuous variable. The design call for the level. So yeah. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So 5 sample. So ganun lang. So we have data analysis, two factor replication, okay. Select lang yung output range. Ayan, output range. Huwag kakalimutan yung number sample. Ilan yan? 2, 4, 5. Then, output range. Tapos, okay. Ayan. Ask ka na lang. Kitest lang natin itong tatlo. So, ititest natin itong tatlo. Yung sample, columns, and interaction. Tapos, i-compare lang natin yung p-value. So, sample natin, 0.02 is greater than 0.05. Tama ba? So, 0.02, maliit. Diba? So, reject. Next column. Column is 0.08. Oh, compare sa 0.05. So, mas malaki yung series sa 0.5. So, cannot reject. Ganun lang. Cannot reject. And last, interaction, we have 0.87. Less than 0.05. Oh, mas malaki 87 sa 85. So, this is cannot reject. So, pag na-test na natin, hindi gagawin na natin yung result. Yeah. For factor A, the value is 0.3 or 0.2, which is smaller than the significant level. So we reject the null hypothesis and conclude that the factor A has a significantly difference or effect on the dependent variable. So ganun lang. So B, 0.08 or 0.09 is bigger than the significant level. So we cannot reject. For AB, 0.88 is bigger than the significant level. So, we cannot reject the dependent variable. So, ganun lang po ang testing natin. Ha? So, ang testing natin for two-way ANOVA, so, sobrang natin to. Tapos, i-compare lang natin yung hypothesis natin, which is, ito yung default hypothesis natin kung accept or reject siya. Ito na po yung default. Ibig sabihin, hindi siya mababago. I-compare nyo na lang siya dito. Yeah. So, wala nang computation gagawin. So, kailangan nyo lang ma-determine kung accept or reject. Yeah, so, ito yung accept or reject. So, pag nagawa nyo siyang ganito, kailangan nyo gumawa ng summary, which is ito. Ganito yung summary. So, ganito lang yung kailangan natin. Okay? So, table ang kailangan, tapos yung result, tapos itong sample na to reject cannot, then yung summary, which is ito. So, ganun yung two-way ANOVA with replication. So, pag replication, itetest natin is p-value. Yeah, p-value. Okay? So, may question po ba doon regarding sa two-way ANOVA with replication bago tayo dumako sa two-way ANOVA without replication? Wala po siya. Ah, wala. So, pag without replication, iba naman itetest natin. Iba naman i-compare natin. Okay? So, para maintindihan, so let's have the following sample. So, medyo madali lang naman sa toilet to. So, tatlong sample. So, sabi dito, two population in statistics can be performed using ANOVA analysis test. While the t-test compares me, ANOVA compares the variances between the population. For two-way ANOVA in Excel, without replication, can compare a group in
a group of individuals performing more than one task. For example, you could compare student courses across a battery of tests. If you have more than one group, say from two different colleges, use TOEIC and NOMBA in Excel with replication. So sabi dito, a new fertilizer has been developed in yield crops and the maker of the fertilizer want to better understand which of the three formulations of this fertilizer are most effective for wheat, corn, soybeans, and rice. They each test the three blends on one sample for each of four crops. The crop yields for more than 12 combinations as in figure. So 12. So 3, 6, 9, 12. Okay? So dito, iti-test naman natin dalawa. Yung P value tsaka F value. If F value daw is larger than the critical value, so there is a statistical significance to the result leading you to reject the null hypothesis. If the P value is smaller than the chosen alpha level, so that you can lead to reject the null hypothesis. So dalawa daw iti-test natin. Yung ito. Ito na kailangan natin i-test. Yung P value tsaka yung critical value. Sa two-way ANOVA with replication, yung F value lang. Sa two-way ANOVA without replication, dalawa. So, paano manalaman yon? So, data, analysis, two-way factor without replication, tapos okay. Ganun lang. I-highlight lang yung value natin. Highlight the value. Yeah. Tapos, piliin lang yung label. So, mapapansin nyo, medyo walang masyado nilalagay sa without replication, di ba? So, pipiliin nyo lang yung data, yung labels, tapos yung output. Yan. So parang two-way ANOVA din siya with replication. So mapapansin nyo, medyo dalawa na lang siya. Yung rows and columns, tapos yung error. Tapos ititest na lang natin siya. So ititest daw natin, ititest natin yung F value, ite-test natin yung critical. Yan, ito yung unang testing. So, kuna F value. Pangalawa itong critical value. Yan, ito yung kukompare natin. Diba? Tapos, i-kukompare natin yung P value. Yan. Kukompare daw natin yung P value saan? Yan, compare P value dun sa chosen level natin, which is yung 0.5. Diba? Sabi, should be what? Smaller. Kapag smaller daw, reject. So, dun natin, yan. So, compare naman to sa P natin, which is yung 0.05. Yan. 0.05. Kasi check lang natin. Sabi, so, if the p-value, ito p-value, is greater than the critical, so there is a statistical significance. So, leading to the reject of that. So, titest natin. Is 12, ano yung F natin? 12 point, ito, ito. Ito ba daw yung F natin mas malaki dito? So, mas malaki yung F dun sa critical. So, mangyayari, that is reject. Reject hypothesis. So, reject the null hypothesis. So, yun lang. Lalagyan nyo lang. Reject null hypothesis. Tapos, pangalawa, ito. Ito bang F natin na 2 mas malaki dito sa 4? So, po. So, anong gagawin dito? So, cannot reject. Cannot reject. So, yun sabi, oh. If the F value, so ito yung F value, is larger than the F critical, there is a statistical significance to the result leading you to reject the null hypothesis. So, i-reject daw natin kapag mas malaki yung F dun sa F critical. Anong F natin? 2. Anong critical natin? 4. So, mas malaki yung 4 sa 2. So, ang gagawin natin, cannot reject. As ito naman, titest natin. Sabi, if the P value is smaller than your chosen alpha,
so that you can lead to reject. So ito bang 0.06 is mas maliit dun sa 0.05? O mas maliit, di ba? So cannot reject. So ito ba, yung 0.14 mas maliit ba dun sa 0.5? Hindi. So that is reject. So ito lang gagawin nyo. Reject or accept. Base dito sa value natin. So titest natin dalawa, isang F critical tsaka yung F value sa P. So ito, sabi, if F value is larger than the critical, reject. So kapag mas malaki daw yung F, dito sa F critical, reject. Itong isang mas maliit yung F dun sa F critical, so cannot reject. Kasi ito lang din. Need to reject the null hypothesis. Kapag mas maliit daw, if the p value smaller choice, so that you need to reject the null. So baliktad pala. Ito ay reject. So pag mas maliit, reject. Yan. Reject. Pag mas malaki, cannot reject. Yan. Kasi di ba, 0.006, 0.005 is smaller than your chosen p, so that lead you to reject the null hypothesis. So reject tayo. Tapos pag mas malaki, cannot reject. So ganyan lang po yung gagawin sa ano, without replication. So sa without replication, dalawa itetest natin. Yung F tsaka yung P. Dun sa with replication, P value lang ang kinocompare natin. Sa F, ay sa no replication, F tsaka P lang. So para maintindihan, ito ganoon lang dahil E. We have your data analysis without replication. Okay. Select lang yung data. I-highlight lang yung data natin. Ayan. Tapos, labels, piliin 0.5, then output range. Ayan. Click dito. Tapos, okay. Then, ganun na lang. Itetest natin yung, itong tatlo lang itetest natin. O, unang itetest natin, F value sa critical value. Pangalawang test, yung P value dun sa P natin. P natin na 0.05. Tapos, check na lang natin. O sabi dito, pag larger daw yung P sa F, reject null hypothesis. So, reject daw. So, ano nangyari? P, ang F natin is 2.42. Ang F critical natin, 2.35. So, mas malaki yung F. So, mas malaki itong F natin. So, ang sagot dyan ay reject. Diba? Tapos, titest. 9.62 tapos sa 3. So, mas malaki daw yung F. So, pag mas malaki daw F, base dito, leading you to reject the hypothesis. So kapag p-value naman daw, if the p-value is smaller than your chosen alpha, so that you also need to reject the null hypothesis. So ito, 0.04, 0.05. So mas maliit yung p-value. Diba ito, 0.05. So that is reject. Ito, 0.00, 0.05. So mas malaki yung alpha. O mas malaki yung alpha, ito ay cannot reject. So cannot reject. So, yun lang po, yung gagawin natin. Reject, tsaka, apat na yan. Reject, 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 tsaka cannot. Dito sa replication natin, tatlo lang, di ba? So, dito sa without replication, apat na siya. Apat na yung hypothesis na mabubuo natin. Kung accept siya or reject. Kasi base doon sa F value natin, tsaka sa critical value. And last is, ganun lang ulit. Data analysis without replication, okay. Data natin, i-highlight lang. Yan. Tapos label, 0.5, output. Tapos, okay. Select lang yung output, tapos copy na lang natin yan. Lagay natin dito sa baba. O, iti-test lang daw natin itong tatlo. Yan. Unang titest si F sa F critical.
O sabi daw, kapag mas malaki, so ito 1, yung F natin, F critical natin is 2. So mas malaki yung F critical. So ito ay magiging cannot reject. Diba kasi, mas malaki yung F critical. Usapan yung F value, diba? Ito ay 27, ito yung 2. So ito, F, mas malaki yung F. So pag mas malaki daw yung F, reject the null hypothesis. Reject. Pag mas malaki yung critical, cannot reject. Kapag mas malaki yung F, reject. Yun lang. Then, next is p-value. P-value naman daw. Co-compare natin sa p. Ano yung p natin? 0.05. 0.05. Kapag mas maliit daw yung p-value natin doon sa chosen, ito 0.12, di ba? So 0.12 to 0.5. Ano mas malaki? Mas malaki yung 0.5. Di ba? So ang kakalabas dito, cannot reject. Re-reject lang daw siya kapag mas maliit. Eh, mas malaki yung ano natin eh, p-value. So ito, 2.12. Ito, 0.05. Ang usapan, smaller dapat si p-value. Malaki pa rin itong p. So that is, cannot pa rin. So yan po ang two-way ano ba without replication. So ito test natin dalawa, which is the p-value and the critical value. So dito, medyo madami hypothesis natin, apat. Diba? Kahit ilan lang yung given values natin. Kasi dito, ang compare lang dito, rows and columns. So di natin check kung may kinalaman ba sila. Kung ano ba yung effect ng bawat isa sa isa. Dito kasi, sa two-way factor with replication, check natin is kung may interaction ba, kung may nagaganap ba yung isang factor dun sa isang factor. Yun yung pinagkaiba ng one may two-way ANOVA with replication and two-way ANOVA without replication. So dahil wala po tayo si solve dito, ang kailangan nyo lang po i-provide is yung the final result. So ito lang po yung gagawin nyo. I-determine nyo lang yung final result or what will be the summarize the result, which is the step 5. So ganyan lang po gagawin nyo. Ano ba? There is or there is no. So ganyan lang po yung output na gagawin natin. Magpo-provide lang kayo ng summary of the results. Okay? And that will be the end of our discussions. Okay? So, nakuha po ba? Medyo magulo po ba? May part pa po ba magulo? Or nakuha naman po? Nakuha po, sir. Nakuha naman po. Okay po. So, kung nakuha naman po, that will be all for today. Abangan nyo na lang po yung activity nyo by Saturday. And we will have our last discussion by next week. So, exam po natin, di ba, ay the final exam will be on June 6 to 11. So, we have one final topic. Then, we're gonna have your final examination by next June 6. Okay po. So, if there's no question, so that's it. See you by next week and have a good night. Okay po. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.